What is up guys, this is Nelvo. Today ay tuturo ko naman sa inyo kung saan at paano nga ba makakuha ng crystal dito sa Spellborn. Pero bago ang lahat ay alamin muna natin kung ano nga ba ang crystal. Ang crystal ay ginagamit dito sa game upang makakapture ng mga monster. Kumbaga sa Pokemon, ito yung Pokeball. Yun na yun, as is. May apat na klase ng crystal dito sa game. At ang pagkakaiba-iba nito ay nakadepende sa taas ng catch rate nito. Ngayon, isa-isahin natin. Una ay yung crystal. Ito yung kulay blue. At ito yung pinaka-common dahil ito ay mayroon lamang na times 1 catch rate. Pangalawa ay yung super crystal. Ito naman yung kulay purple. At ito ay may 4 times catch rate. Meaning, mas mabisa ito ng 4 na beses kaysa sa normal na crystal. Maganda itong gamitin sa mga common monster na medyo pakipot. Yung tipong kahit pulahan na ay nagpe-pail pa pag common crystal lang yung gamit mo. Pangatlo ay yung hyper crystal. Ito naman yung kulay ruby. At ito ay may 16 times catch rate. Inire-recommend ko na gamitin lamang ito sa mga rarely seen monster. At ikapat ay itong prismatic crystal. Ito naman ay mayroong multiple color. At mayroon itong 256 times catch rate. I assume na ito ay dapat gamitin lamang sa mga legendary monster. Dahil ito ay may highest chance na catch rate. At ito din malamang ay napaka-rare. Ngayon alam na natin ang mga pagkakaiba-iba ng mga crystal, ay tuturo ko naman sa inyo kung paano at saan nga ba makukuha ang mga ito. Simulan natin dito sa Yorkobi Town. Okay, dito sa Greater Market, kabili din tayo ng shard. Press E lang dito sa cashier. Okay, Haruka. And then, trade on after market. So dito makikita natin yung tatlong klase ng shard. No? Nandito yung standard o yung common crystal, nagkakalaga siya ng dalawang gold nugget. So dito kailangan nating kumbaga bibili tayo dito. Dalawang gold nugget yung kailangan. So nandito rin yung super crystal. So dito naman nagkakalaga siya ng 4 gold nugget. And then yung hyper crystal. Yan. Hyper crystal, 8 gold nugget na. Okay. Okay, sunod dito naman sa crafting. Yan. So dito sa crafting, pwede rin natin i-craft yung mga crystal. Dito. Okay, makikita natin dito na available yung apat na klase ng crystal sa crafting. So yan, first yung standard crystal. So red gem ang kailangan dito, plus copper wire. Sunod yung super crystal, kailangan ng blue gem at copper wire. So hyper crystal, kailangan ng purple gem at copper wire din, syempre. So dito naman sa prismatic crystal, kailangan mo yung tatlo klase ng gem, no? Yung red, blue, and purple at yung amber. So yung amber, hindi ko alam kung saan nakukuha to. Medyo rare to. So alam ko itatanong niyo sa akin to. Eh no, saan naman namin makukuha yung mga gem at saka yung mga copper wire na yan? Syempre sasagutin natin yan. Una itong red gem. So tuwing makikipag-battle ka at mananalo sa mga monster, may chance ka makakuha ng red gem at meron ka ding chance na makakuha ng gold nugget at iba pa. Sunod dito namang blue gem. So ang blue gem naman, tuwing makaka-capture ka ng monster ay may chance ka makakuha nito. So meron ka ding chance na makakuha ng gold nuggets at iba pa. Pero yung purple gem, hindi ko pa alam kung saan makukuha. Sunod naman yung copper wire. Yung copper wire, may chance ka makakuha sa tuwing bibili ka sa market at sa tuwing magkakraft ka ng mga item. I-click lang ang events at dito makikita mo ang daily missions. Gawin lang ang daily missions kada araw. Makikita dito na kapag naka 20 missions progress ka na, ay makiklaim mo na itong sack at naglalaman ito ng dalawang 2 crystals. At kung maka 100 mission progress ka naman, ay makakakuha ka ng prismatic crystal. Hunter's Perception. Dito naman ay kailangan mong tapusin ang storyline. Sa current version ng game, natapos ko na ang main quest at ang side quest. Pero nasa perception level 2 lang ako. At nakaklaim ako ng 3 crystal. Siguro sa mga susunod pang update natin, maaaring ipa-level ang ating perception para makuha ang mga reward. Hindi ako sigurado dito pero let me know in the comment kung may idea kayo regarding dito. Wheel of Fortune. Maaari kang makakuha dito ng 3 crystals o isang prismatic crystal. Ito ay by chance at kailangan mo dito ng 10 mirror shards upang makadraw. Next ay ang weekly login. Mag-claim lang ng daily dito. Sa day 1 at day 4 ay makakakuha ka ng 2 crystal. At sa ika-day 7 naman ay makakakuha ka ng 3 pieces. At ito ang panghuli. Hindi pa ito available sa current version during the time I record this video.
arms training. Dito naman ay need nating magpalaya ng 3 monster with certain elements daily. At yun na lahat ang nalalaman ko about sa crystal. Kung meron pa kayong alam na way para makakuha ng crystal, ay share nyo naman dyan sa comment section para makatulong din tayo sa iba. Yun lamang at maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace!